Pinakita ko yung mga dokumento ng Bidelix. Ang sabi niya, hindi ko maalala yan. Pero mas marami pang dokumento ang ipinakita sa akin ng PDEA. Tinanong ko siya kasi nga akala ko, ang double authentication niya, siya, pinakita ko yung mga dokumento ng Bidelix. Ang sabi niya, hindi ko maalala yan. Pero mas marami pang dokumento ang ipinakita sa akin ng PDEA. So hindi lang pala PDEA leaks sa mga ebidensya na ang dating presidente ay pinaghihinalaan na gumamit ng droga. Iba pang dokumento ang pinakita kay Presidente Duterte. So yan nga pala po ang balita. Ang balita ay nung ipinakita ko sa kanya yung larawan ng PDEA leaks, sabi niya, hindi ko maalala yan dahil mas marami pang ibang dokumento ang pinakita sa akin ng PDEA. So ibig sabihin, hindi lang po PDEA leaks ang magbibigay ebidensya sa paggamit at pinagbababalan ng droga ng ating nakaupong presidente ngayon. Marami pa pong ibang dokumento na ipinakita kay Presidente Duterte. May instance po ba na lumapit si Agent Morales na paparamdam sa kampo ni former President Duterte para humingi ng proteksyon o tulong? Alam naman attorney, buhay po yung ginagawa ni Agent Morales sa kanyang paglantad sa Senate investigation. Wala po. Wala pong ganyang komunikasyon na nakakarating kay dating na Pangulong Duterte. No? Pagkabat hinahangaan po talaga natin si Morales. Pagkabat siya ay pilit na ginigisa ng mga senador na nakatunayan nagkasala na sa panunuhol. No? E talagang nanindigan siya sa kanyang mga impormasyon. No? Sa tingin ko naman, kahit siya ay pilit na binuli ng ilang mga senador kahapon, at yan naman talaga ang dapat itawag natin, binuli siya. No? Yan po'y talaga abuso sa pangyarihan. E nanindigan siya sa katotohanan. At yan naman natin sinasabi sa taong bayan, the truth shall set us free. Tignan niyo po si Agent Morales. Pilip na talagang dinidiin, hindi naman nila nadiin dahil ang kanya lang naman ay isiwalap ang katotohanan. So maraming salamat po kay Agent Morales. At... Enough na yung mga pictures na nandyan. Enough na yung pictures na hawak ni Morales at that time na ibinigay sa kanya ng yung confidential informant. Okay? So anyway, mabalik tayo noon. Mabalik tayo ngayon naman dito sa old. Itong pinanood natin kanina kasi nga, sabi ni Morales, wala siyang direct na connection or contact kay former President Duterte. Pero the mere fact na eto nga, no, pinasa yung listahan, maaaring ang nagpasa ng listahan ay hindi si Morales. Pero very crucial yung listahan na yan dahil those are the list at that time na yung parang hard work ni Morales. Diba? So, since natanggal siya sa kanyang trabaho noong 2013, okay? At sabihin na natin ang executive secretary noon ay si Ochoa na pala, dapat kasama pala siya doon sa drug lords. Maaring hinugot, sa tingin ko lang, maaring hinugot yan ni Ochoa yung folder na yan. Pero sa tingin ko, dahil hawak, bago tinanggal sa trabaho si, pangalan nito, si Morales, do you think hindi siya kukuha ng kopya niya? Diba? Or, kung hindi man si Morales ang kumuha ng kopya niya, do you think yung mga tao sa paligid doon hindi kumuha ng kanilang kopya? Kita mo eh, Bongbong Marcos, Maricel Soriano. What? Siyempre, maluluwa yung mata mo, Bongbong Marcos, senador. Maduduling ka pa sa kakatingin. Maduduling what? Bongbong Marcos, Maricel Soriano. Ay kung ako yun, kukuha ko ng kopya ko. Maaaring magamit ko in the future. Diba? Kahit ikaw yan, kahit kayo na nanonood, nakita ninyo Bongbong Marcos senador ngayon. 'Di ba? Just like what happened doon kay Hayden Co ba 'yon? Oh, yung mga yung mga scandal videos ni Hayden Co kasi ang sinasabi nung pinarepair yung laptop daw doon sa computer shop, baka doon daw nagkalat, 'di ba? So, tapos kita mo Hayden Co. Maricar Maricar, sino pangalan nung basta si Maricar. 'Di ba? Makikita mo Hayden Co. Ay, kukuha ko ng kopya ko. Send pa send nga, 'di ba? Ganun tayo. So maaaring ganun ang nangyari yan. Maaaring hinugot ni Ochoa, tinanggal niya yung database, tinanggal yung folder, pero meron at merong nakakuha ng kopya na yan. Na siya yun, ipinasa at ibinigay kay President Duterte. Kaya pala itong si Agent Morales, nakinig doon sa utos ni Pinoy na ayusin ang PDEA. Kaya may naisip si Morales kung paano. Highly irregular activities. Dito sa irregular activities. Yeah. Kaya itong pangyayari ito na nangyari sa Pampanga, bago pa yan, nag-file na kami ng complaint sa Internal Affairs Service kung saan inireklamo namin itong dating service director ng Intelligence Investigation Service na si Director Lincoln Aspacio. Ito yung director na nagtanim ng ebidensya laban doon sa dalawang incheck. Matapos, itong itinanim na ito yung director kasi ito yung sinasabi ni Jojo Jonathan Morales sa hearing at saka sa interview niya na yung sinasabi na may extortion, binabaliktad pala siya. Okay? Ito yung kinikwento niya na parang finor siya ng kanyang superior na magwi-witness daw itong si Morales against doon sa Chinese na sila daw yung drug lord.
Yung pala, planted yun. Which is maybe happening until now. It's only in the time of Duterte na talagang, okay, mamaya explain natin yan. Ang tanim ng ebidensya laban doon sa dalawang inject. Matapos, itong may tanim na ebidensya ito galing doon sa dagsalan na nakuha 800 grams na hindi. What? Itananim yung ebidensya doon sa dalawang inject galing sa dagsalan na nahuli nila sa dagsalan. Ngayon, kung i-coconnect natin sa drug haul sa Alitagtag, di ba sinasabi natin yan na maaring recycle yan at kunwari ito nahuli nila, okay? Para sabihin na ito, the biggest drug haul na huli ng Marcos administration. Ito yung sinasabi ni Morales, na itinanim yung dagsahan na yon, parang ni-recycle nila yung nahuli nila doon at itinanim doon sa dalawang Chinese. Ang galing. Over sa Pidaya Laboratory Service. Kaya ito yung talaga ipinarating namin sa pamamagitan ng sinumpaang reklamo. Tapos po kami kahente na nag-file ng reklamo nito. Mali po yung sinasabi ni General Sagda na ako po yung nagtalim, ako po yung babalikan. Hindi po, sinabi namin kung paano yung proseso na ginawang pagtatanim doon sa dalawang kawawang intik. Kawawang intik. Ito lang ah. Ang tapang naman ni Morales, inakusang duwag itong Pidaya chip nila, si Katda. Si Morales oh. Ang tapang-tapang ng taong to, huwag ganun. Si Jonathan Morales. Kaya tuloy tinanggal ka sa trabaho eh. Huwag kang gumawa ng magandang trabaho. Huwag mong ayusin. Dapat maging kawatan ka rin para mananatili ka sa trabaho mo at mabibigyan ka pa ng ano, mabibigyan ka, mapapatas pa yung rangko mo kagaya nung head mo na si Francia. Kailangan malaman ng ating mga kababayan ang katotohanan alang-alang sa mga kasamaan natin. Nanginginig! Duwag nga! ulitin natin ha. Tinawag niyang duwag to. Tingnan natin. Kailangan malaman ng ating mga kababayan ang katotohanan alang-alang sa mga kasamaan natin na tinataya ang kanilang okay. Sorry. Mangingiyak-iyak pala. Sorry naman. Nanginginig pala dahil mangingiyak-iyak. Malamya, kumbaga. sorry. Baka sasabihin niyo nangingiyak na nga, tinatawanan mo pa. Pero I mean, you're the leader. You're the chief. Be strong. Ha? Aba, Jojo, ba't ang tapang mo? Tapang mo ba? Tapang mo? Sige nga. Sige. Hindi naman ganun. Nothing, like for example, yung nangyari kay Senator Bato, naintindihan ko naman nadala siya ng emosyon, pero alam mo yun, pakita mong bato ka, yung parang ganun. Tingnan yung chip pala ni, noong araw, ganito pala magsalita. Para masugpo ang problema sa droga. Hindi ko maintindihan kung sinong nagbigay ng karapatan sa isang nilalang na hindi pa nakaranas makipagdigmaan. Nakusgahan ang tapang ng iba. Totoo ba na may mga tao tayong low moral? Totoo ba na meron tayong taong low moral? Totoo ba na meron tayong low moral? Sa aking palagay, ay meron. Ano to? Pari ba to? Ano? Pastor ba to? Yung mga kasamahan natin na iniimbestigahan ng Internal Affairs Service o ng Ombudsman. Low moral din siguro. Yung anim na kasamahan natin, nilabasan natin ng dismissal order ayon sa kautusan ng civil set. Hindi kagaya ni Lasso ngayon, nakakatakot eh. Pag makatingin eh, kala mo kung kakainin ka eh, no? Mga Pidaya chip ngayon eh, nambubugbog eh. This commission, dahil sa kasong robbery extortion. Kabilang daw si Morales sa grupong kinasuhan dahil sa pangingin. Ano? Flag ceremony, nandyan siya. Nandyan yung chip niya. Ngikil umano ng 8 million pesos sa isang suspected drug dealer. Sagot ni Morales. Yung mga katulad namin na wala pang kaso sa korte, iniimbestigahan pa lang, wala pang kaso. Kahit na ito, nakapail sa korte, dapat pinapresyon mo. Oy, shoutout sa ano ba yan? 7,000 ba yan? 7,080 ang nanonood. Pero yung like, 2,200. So ibig sabihin, either nakalimutan ng iba na mag-like or mga trolls yung nanonood na iba. Hindi ako natutuwa. Muna na inosente, hindi guilty. Ito lang ang nagpapatunay na ang hinahanap natin ay yung malalaki, hindi po yung piso-piso.